Okay, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Guys, ang gagawin ko po ngayon ay ipakita sa inyo kung paano ko i-mount or in-install yung aking mga solar panel dito sa aking rooftop. Okay? So kung makikita nyo dito, guys, meron po ako ditong 8 solar panels. Okay? Now, ang problema kasi natin, lalo na kung nasa rooftop yung ating solar panels. Alam nyo naman po dito sa Bicol, medyo laging binibisita ng bagyo. So ano ang gagawin natin para ma-secure natin yung ating panels na hindi po siya liliparin kung sakaling meron pong bagyo. Okay guys, so ang gagawin po natin ngayon, gusto ko lang ipakita sa inyo paano nyo i-install. Okay? Hindi ko sinasabi na ito yung the best installation. Ano? Okay, dito po kasi sa rooftop ko, kapag may bagyo, syempre yung ating mga floor drain pwede pong maklagyan ng mga dahon kasi nakita nyo naman maraming puno dito sa aking paligid, di ba? So pwede po yan maklag yung mga drain ko dyan. So ang tubig po dito, pwedeng maistakan ng tubig pero lalabas po siya dito sa portion na to. Dito lalabas yung tubig ko. Okay? So ang ginawa ko po dito, pag mag-i-install po tayo ng panel, dapat medyo konting naka-inclined yung ating panel para kung makikita nyo po, naka-inclined ng konti yan. Pero konti lang naman po. Okay? Tapos, inangat ko po siya sa flooring para at least hindi po siya pagka may bagyo, kung mabaraman yung aking mga floor drain dito, hindi po siya, tawag natin dito, hindi siya mababasa ng tubig bagyo. Okay? Anyway, mababasa ng ulan, pero hindi po siya, yung tubig, hindi po siya masasubmerge sa tubig. Okay? Now guys, actually, buti na lang po, nung ako'y nagpa-slab nito ng na paabangan ko ng mga dowels. Okay? So meron ako dito, actually ilan dowels lang ito, 6. 3 dito, tapos 3 din dun sa kabila. Okay, now ang concern mo dito, kagaya ng nasabi ko, dapat hindi po siya liparin ng bagyo yung mga panels natin. Okay, so ang unang ginawa ko dito, dapat may anchor ko yung frame ng aking panels dito sa aking walls. Okay, so kung makikita nyo, naka-anchor po yan dyan. Okay, tapos yung angular bar na yan, dire-diretso po yan hanggang dun sa kabilang walls. Okay, so hanggang dun sa kabilang walls, in-anchor ko din po yan doon. Okay, so naka bolt po yan dyan sa magkabila. Okay, so meron kang basically magkakaroon ka ng dalawang angular bar. I think this is 2x2. Okay, tapos piliin nyo lang po yung medyo makapal. Yeah. Now pagdating sa portion dito, wala akong dowels dito na nakabaon sa flooring. Okay, so ginawan ko din ang paraan. I don't know kung itong ginawa akong paraan sufficient enough para wag po siyang liparin. Okay, so ang ginawa ko dito, nag-anchor ako dito ng angular bar, then kung makikita niya po, yan ang ginawa ko para hindi po siya aangatin ng hangin kung may bagyo man. Okay, so then doon sa kabila, ganun din naman po ang ginawa ko. Medyo nilagyan ko po siya ng ganun. Okay, naka-anchor din siya doon sa wall. Now doon sa kabila, walang problema kasi meron ako dito, meron po akong mga dowels sa ilalim. So yung frame, i-welding ko po siya doon. Okay? Now dito naman sa kabila, kung makikita nyo, ayan yung naiabang kong dowels. Okay? So dapat pinturahan din po natin siya, yung ating mga angular bar. Especially yung ginamit kong angular bar dito, mga po yan, mga black iron. So hindi po siya galvanized, madali yung kalawangin. So dapat pinturahan niyo po yan ng pintura na talagang may prevent niyo yung madaling pagkalawang. Okay? Now yung panel naman, actually, nakalock siya sa frame sa ginamit po namin ito. Ganyan, parang naging locking mechanism po dyan. Okay? So pwede pa naman siyang matanggal. Okay? So bali kung makikita niyo po guys, 8 po yung akin ditong solar panels. Okay? So ang isa po niyan ay 370 watts. Now ang problema dito guys, nakalulungkot kapag yung kagaya dito, papakita ko po sa inyo yung isa kong panel na tirador. Okay?
So alam nyo naman, minsan maraming mga batang mga makukulit nandyan sa ano, tirador ng tirador. Kung makikita nyo, ito guys yung tinamaan ng tirador. Okay pa naman po siguro yung panel. So ganito po ang nangyayari sa panel. Nagsha-shatter po yung panel kapag tinamaan po siya ng bato or natirador po siya. Siguro may batang naninirador ng ibon. Then yung ano po, yung hollen, actually hollen yung binalan niya. So tumama dito sa aking solar panel, okay? So sa palagay ko, okay pa naman po siya, pero syempre ano na yung quality ng panel mo, medyo degraded na, okay? So hopefully hindi na madagdagan yung matitirador. Nakalulungkot po sa mga naglalagay ng solar panel kapag ganito nangyayari, kasi mahal din po yung isang solar panel. Okay? So guys, ganito po ang pag-install. Okay? So hindi ko naman sinasabi ito yung the best way na i-install yan. Now, hindi ko alam. Baka may alam kayo kung paano nyo mape-prevent na wag tamaan ng bato. Kasi hindi naman natin pwedeng kubera nito. Hindi mo naman pwedeng kubera ng screen. Kasi maapekto naman siguro yung pag-gather lang o yung tama ng sunlight sa panel. Okay? Now, so guys, this is part 1 of my solar power installation, okay? So I'm just, gusto ko lang ma-share po sa inyo ito, okay? So dito, actually, meron po ako dito, ano, ito naman yung aking for lightning protection, meron po ako dito, para pagtamaan man siya ng, ano, hindi po, hindi didiretso yan dun sa aking inverter, may ga-ground lang po siya, okay? So, guys, ganito po in-install yung aking solar panels, okay? Yung watch out po may part 2, papakita ko po sa inyo yung aking setup sa baba. Actually yung aking inverter ay 3000 watts. So, ang load ko po is kung magsasabay siya, ang load ko sa bahay ay more than 3000, pero syempre, hindi mo naman pagsasabay-sabay ng load mo. Itatry mo rin siya na magtipid-tipid ka rin po sa load kahit na may solar, okay? So guys, to give you an idea kung magkano naman ang nagiging actually ang bill ko na lang ngayon sa APEC, maabot na lang po ng minsan 100 plus or 200 plus. But before, ang bill ko po ay mga 3,000 pag nag-aircon, mga hanggang 5,000. Pero ngayon, pwede din na kaya naman ito yung isa kong aircon, lalo na kapag mainit na kagaya nito. Okay guys, thank you for watching. And watch out for my part 2 para ipakita ko naman po sa inyo yung battery and aking inverter setup sa baba. Thank you. Again, this is Santos Capellan Jr. Always wishing you a good day. And before I will end this video, God bless us all and let's all be safe and bye for now.